What is up, guys? Welcome to another episode of Gearhead PH. Alright, guys, welcome to another Gearhead PH Moto Vlog. So, kumusta kayo? So, yun na, good morning. So, today is April 30 at huling araw na ng April, and papasok na tayo sa Mayo. May 15 pa, so extended na nga yung, so yun nga, extended na naman ang ECQ ng May 15. So akala natin na akala natin yung araw ay malaya na, pero hindi pa rin. So okay, wait lang at bibili lang ako ng pagkain. Magkano po? 20 po na. So, muli ako pansit. Tapos bibili din ako nung tinapay. Ayan. Pandesal po. Yung tig 250. Apat. Thank you. All right, let's go. Guys, so papunta na tayo ng Ortigas. On the way na ako to work, to trabaho. Haba agad ng pila sa ano, Pure Gold. So yun nga pala, guys, no, napansin ko din sa 1 month na duration na since nung pumasok ako, medyo marami na ngayon yung sasakyan. Pero nung mga nakaraang linggo na halos wala ka talaga makitang sasakyan sa kalsada, pero ngayon yun, halos bumalik na rin sa mga 30% siguro ng sasakyan. Pa na tayo. So naman ang daan natin ito pa Ortigas.
first checkpoint. Ayun, nagpapadaan lang sila. Thank you. Pag ano talaga, pag galing ka ng Santa Mesa, papunta ka ng Ortigas, medyo maluwag eh. Maluwag yung mga checkpoints. Pero pagka galing ka ng Ortigas, tapos papasok ka ng San Juan, ng dadaan ka ng Green Hills, sobrang medyo mahigpit yung checkpoint doon. Minsan pa nga nung nalala ko nung nakarang araw, nung Wednesday, dumaan ako doon sa, pauwi ako ng ano, ng bahay galing sa Ortigas, tapos dumaan ako doon sa Green Hills. Nung nasa checkpoint na, hindi ako pinadaan kasi sabi mga taga San Juan lang daw yung pwedeng dumaan doon. Kaya ang ginawa ko, nag-U-turn ako. Daan ko, EDSA. Tapos, usot na lang ako ng Aurora Boulevard. Kaya, ewan ko mamaya kung makakadaan ako doon. Tatry ko pa rin kasi pag nag-EDSA ako, layo nang iniigot ko eh, kumpara sa pag nag-Green Hills ako. Medyo sumisikat na rin ng araw, no? Mas 7:30 na kasi. Ayun, liligo na tayo dito. Paliko na tayo ng Ortigas Avenue. So dito, walang nag-checkpoint. Alright, tuloy-tuloy lang. Okay, so dito na ako ngayon sa Green Hills Shopping Center. Ayun na. Kapit-kapit na tayo sa office. Dito guys yung medyo mahigpit na ano na checkpoint dyan. Yan. Talagang iisa-isahin yung mga sasakyan tsaka yung motor. Hanapan ka talaga ng ID. Pero sa case natin wala namang problema kasi kumpleto naman tayo sa mga quarantine, sa mga passes. Kaya
nakalusot naman agad. Kaya sa mga inaaral dyan, paulit-ulit namin sabihin na paalala. Please, kung wala naman kayong gagawin sa labas ng sa labas, eh magstay na lang kayo sa bahay. Kasi parang yun na rin yung tulong natin para sa sitwasyon natin ngayon. Dahil ang hirap. Medyo mahirap talaga. Alam ko marami na rin ka-rider natin na gustong-gusto nang gumala, gusto na ulit mag-ride. Pero tiis-tiis lang muna tayo. Pagka bumalik na sa normal, wantusawa na naman ang mga rides. May binabalak din akong ride ngayong basta matapos itong lockdown na to at bumalik sa normal lahat. Plano kong mag-long ride. Hindi ko pa alam kung saan. Pero plano ko na yun. Bali, ang pinaka-long ride ko na is yung nagtagaytay ako. Yun na yung pinaka-habang ride ko. So, after ng lockdown na to, nagpuplano ako na mas medyo malayo-layo pa na ride. Kaya sa mga agi-ride natin dyan, stay tuned lang. Share ko na lang din pala sa inyo na nakikita nyo yung green light dito. Ayan. Hindi po yan neutral light. Ito yung ginawa kong DIY na signal light indicator. Galing yan sa hazard switch. Tapos yung ilaw nyan galing naman sa USB charging cord. Kasi yung signal light indicator ko dito sa speedometer, hindi na kumiilaw. So, ngayon, hirap ako na malaman kung na-turn off ko na ba yung signal light or hindi pa. Kailangan ko pa tumingin dito sa mismong switch para lang malaman ko kung nakapatay na ba. Ito kasing hazard, so hindi na gumagana. Kaya naisipan ko na medyo nagka-idea lang tayo, kaya ayan, mapapansin nyo, alito ako ngayon dito. So, turn right tayo, ayan, nag-brake siya. Functional naman siya kahit pa paano. Tapos, sa wiring nito, yung positive side nito, kinabit ko lang sa wire ng blinker, relay. Kung TMX ang motor nyo, kakabit nyo lang yung positive side nung ilaw sa gray wire. Tapos yung ground, syempre, sa green. Kasi dalawa lang yung ano nito eh. Hindi mo siya pwedeng ikabit sa both signal lights kasi ang mga tendency, pag in-on mo siya, parang magiging hazard switch yung kakalalabasan. Kaya, ayun. Kaya pag naka-steady siya, naka-off siya, steady lang yung ilaw niya pero medyo nagbi-blink. Kasi nga, nakakabit siya dun sa wire ng blinker delay. Pero once na nag-signal light ka, buo na yung blink niya. Patay, hindi pa sa talagang nagbi-blink na siya ng ganito. Pero plano ko rin naman kasi bumili ng bagong speedometer. So, pag nakabili na ako nito, magkakabit na ulit ako ng hazard switch dito. Siyempre, gagawa natin ng video yon, so abangan nyo na lang. Pero tagal-tagal pa kasi kailangan pa natin mag-ipon muna. Ayan, so turn left, palit-kaliwa na tayo. Ayan. Oops. Guys, so napit na ako. Ganun na. Pasama tayo ng office. Whew.
that is it guys. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, give it a thumbs up. Kung hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing and hitin na rin yung notification bell. Please stay at home to save lives. That is it for me for today. See you next time.